guys, Jar from ghesai TV, back another episode of Reaction Time. So ayun guys, no, medyo nagulantang ako dito sa picture na ito. Ayan, nakikita nyo ngayon at nakita ko yung kahapon sa Facebook na talagang parang di ko alam kung sinasaniban ba to o parang aktong di ko maintindihan, nagtatransform ba to or what, na medyo gory siya, no, kasi parang ano yung, ewan ko, ang galing ng photographer dito eh. Pero ayun nga, no, at ang taong to ay kinilalang si Arvin Tan, kung saan nag-ala GTA dito sa Metro Manila, sa QC, no? Tingnan natin, papanoorin natin ang dalawang news mula sa ABS-CBN at sa GMA para kahit paano mabalansin natin ang balita at alam nyo, makumpleto natin ang storya sa dalawang panig na ito, no? At tingnan natin kung ano ang masasabi natin dito. Let's... Mula sa Quezon City, nagpapatrol si Zian Ambrosio. Zian? Papaano ang umabot pa ng dalawang oras ang naturang habulan? Dalawang oras? Kabayan, maximum tolerance daw kasi ang isinagawa ng Quezon City Police District. At kakaiwas na rin sa mahabol na pulis na kaabot sa Morayta, Maynila ang suspect, kung saan mahigit anim ang sinasabing nabangga nitong sasakyan. Ayun, no? So, doon sa simula pa lang, no? Natuwa ako doon sa sinabi ng mga, itong sa report na to na ginawa daw ng pulis ay maximum tolerance. At sana maging trend yan sa lahat. Kasi nabasa ko base sa ano, no, comment section na parang sinasabi nila bakit di pa pinatay yan, di pa nanlaban o hindi nila talagang tinuluyan. Kasi nga, yun nga, maximum tolerance. Ang wish ko lang sana, kahit mahirap, middle class, mayaman, sana ina-apply yung maximum tolerance sa iyo. Kasi dito sa Pilipinas, ang trend kasi ng mga pulis, no, di naman lahat, no, pero ang trend usually ng mga tiwali ay pag mahirap, dinadeads na lang o kaya nanlaban daw. Pero pag nakita nilang maganda ang sasakyan, pati puno at maputi at tila parang mayaman, eh maximum tolerance. So sana all, sana lahat ng classes ay maximum tolerance. Good job sa mga police in terms of maximum tolerance. Nagsimula ang lahat ng tumangging bayaran ng suspect na parang si Arvin Tan sa isang hotel sa Timog. Sa halip ay pinilit pa nito ang hotel na bigyan siya ng 20,000 piso. Ang reklamo ng staff ng Sogo. Sogo? Halip daw na magbayad doon sa pag-check-in, nanghihingi pa ng halagang 20,000. Ay, mukhang may diferensya nga sa utak to, Brad, kasi... Saan ka nakakita na chumek-in ka tapos ikaw pa'y nanghihingi ng pera, no? Baliktad. Tila baliktad yata ang utak ni kuya, no? So... kailangan pa check up siguro sa ulo to. Tumawag ng pulis ang pamunuan ng hotel. Nang kumprontay ng mga pulis, sumakay sita ng kanyang sasakyan at tumawag. O yan, no? Tingnan mo naman yung tingin na ganyan. Parang hindi ko alam kung nagsusuper sayang ba siya. Talagang ano, sabog na sabog. O parang alam niya yung malakas ang tama ng drug sa kanya, no? Kaya, grabe, nakatakot to. Tingnan mo yung ganyang itsura. Akas. Sa pagtakas ay binangga nito ang isang police car at motorcycle cop. Mula Timog, hinabol sita ng tauhan ng QCPD. Nanghingi ng backup ang mga pulis sa MMDA na sinubukang harangin ng suspect sa EDSA Timog. Nakalusot ito hanggang sa East Avenue. Doon binangga ang sasakyan ng isang flight stewardess. Kasi... binangga ako! Nakunan pa ng dashcam kung paano nalusutan ng suspect ang mga pulis. Ninja moves. So ang nangyari... parang nag-ala GTA nga itong si Arvin Tan. Binangga niya ako twice sa likod. And then parang binangga niya din yung nasa tabi ko to make way para maka-escape po. Nakarating ang suspect sa rotonda kung saan tumulong na rin ang tauhan ng Galas Police o MPD Station 11. Sa Espanya, sa bahagi ng Blumentritt, nag-counterflow si Tan at binangga ang isang tricycle na minamaneho ni Michael Doniego. Parang nag-ala drift pa siya, no? Alam mo yun, parang napapunod natin sa mga laro, no? Sa Grand Theft Auto na ganyang style ang ginagawa. At ayun nga, ginawa niya in real life. So sana, huwag tularan to ng mga bata, no? At masama yan. Parang ayoko na ikwento, tumitig na lang ako, nabangga ako. Ginawa niya, nanginginig niya yung buwan ako. Ito yung driver. Nalalata, masakit yung mga katawan niya. Kasi tumanon daw po siya sa tricycle para hindi siya. Kasi kung hindi siya nakatalon, baka namatay siya. Masakit po yung mga katawan niya, yung kamay, tsaka yung paay. Kung sino man po kayo, sana po tulungan nyo naman kami. Hindi naman kami ganun kaano. Mahirap din naman kami. Nagtitinda lang po ako. Nakarating ang Morayta ang suspect at doon na siya ng corner ng nagsari puwersa ng mga pulis, Quezon City at Maynila. Tinanggapan ng suspect na kumandoy ng mobil ng Quezon City Police. Nang makasakay sa mobil, Hindi ko ina-expect na sa pinaulan na ng putok, no, nag-survive siya. Akala ko kasi talagang tutuluyan na nila nung una ko napanood to eh. Pero ayun nga, nakita niya naman, nagsusuper saiyan dun sa... ano, no, sa himpilan ng pulisya. Pinagbabaril ang mga pulis ang gulong ng police vehicle para hindi ito makatakbo. Bumabaril ng suspect at doon na siya naaresto. Ayon sa Hepen ng Station 7, pa dun, may isang pulis na nasugatan nang mag-ricochet ang bala ng barili nila ang gulong ng mobil na kinomander ng suspect. Okay. Sinubukan ng news team na kunan ng pahayag ang suspect na si Tan nang ito'y nasa... parang ano, no, parang nagtatransform na sa zombie. Di super saiyan pala, parang nagso-zombie mode na siya. Sa presinto na, hindi siya tumutugon sa mga tanong ng media.
Ataw? Na pag-alaman na hindi ito ang unang pagkakataon na masangkot sa gulo si Tan. Oh, throwback. Na makunan si Tan na mag-amok ito sa Manila Police District Headquarters. Nagtangka rin itong tumakas sakay ng isang itim na kotse. Nang aarestoin na siya ng mga pulis. So talagang may history na itong bata natin, no? At doon sa GMA, mas makikita pa natin yung throwback na story. Kasi itong footage ito, alam ko sa ano to eh. GMA yan eh. Kabayan, estafa, disobedience to persons and authority, resisting arrest, Atlo. Reckless imprudence resulting in physical injury, at multiple damage to property ang kaso ng QCPD laban sa suspect. Sa ngayon, wala dito sa... Yun yung nagtaapagtaka, no? Doon sa throwback, may kaso na siya doon eh. So, paano nangyaring laya pa rin siya or... Ano nangyari, no? After ilang years. Hospital, pinapamedical siya. Pero ang pinakahuling balita na tanggap natin, kabayan, ay may isang sachet na siya buo ang nakita sa loob ng bulsa ng kanyang shorts dito sa loob ng kanyang sasakyan. Kabayan. So, yun nga. May tama talaga sa ulo. So, tinest na ba siya kung siya ay under sa... ng illegal drug? Kasama na yan sa nirequest ngayon ng hepe ng Quezon City Police District na ipamedical nga siya, pa-drug test na rin para malaman kung gumamit nga siya ng illegal na droga habang nagmamaneho siya kanina, kabayan. More or less. Sino hinahabol ng mga police Quezon City? Kilala ba nila kung sino ang kanilang hinahabol? Hindi. Hindi ko hindi. Ang plate number lang, kabayan, ang binigay. I-recall nga natin yung Sogok, yung hotel kasi Sogo. Ay tumawag sa Quezon. Ayaw pang banggitin yung pangalan eh, nabanggit niya eh. Police District. So sila ang nag-report na meron ngang tumakas na hindi nagbayad doon sa nasabing hotel. So plate number ang nabigay at nakaharap rin ng Quezon City Police District itong suspect nung pumunta sila sa nasabing nila. Hotel. So pagpunta doon, kabayan, meron na silang plate number ng sasakyan na tumakas. From there, kabayan, dinire-diretso nila at sinundan nga nila itong suspect at nagtawag sila ng mga backup. Dahil nga, dire-diretso siya, hindi niya pinapansin lahat ng mga humaharang sa kanya ng mga police, kabayan. Wala. Nabanggit mo na noong 2017 ay meron na rin pagkakataon na ito ay nag-resist ng arrest. So, may background ka na ba kung sino si Arvin Tan? Ano ang kanyang pagkatao? Oh, magandang tanong yan, kabayan. Si Arvin Tan, una ay 46 years old. Okay. Nakausap 46? Natin kanina ang isang family friend niya. Mm-hmm. Ang background niya, noong 2017, sa Manila Police District, nagtapon siya ng upos ng sigarilyo doon mismo sa MPD headquarters. Doon siya hinabol ng mga pulis. So, binaril niya, sinubukan niyang barilin yung gulong ng kanyang sasakyan, pero nakataka siya. Ha? Sinubukan niyang barilin yung ano? Yung baril ng kanya sa ano, gulo ng kanya sasakyan, parang gulo. Sa follow-up operation naman ng MPD, naaresto siya doon sa kanyang bahay sa New Manila, dito sa New Manila, Quezon City, kung saan meron din sachet ng shabu ang na-recover mula sa kanyang bahay. So mula doon, na-hospital arrest siya, kabayan. Okay. Tapos pagkatapos noon, ay nakapag-bail din siya pagkatapos niya maaresto. Ah, so nakapag-bail siya. The question is, bagamat nakapag-bail siya, is kamusta na yung kaso niya? Umuusad ba? Kasi... obviously na makita-kita naman na positive yung ginawa niya noong nakaraan, no? Sa GMA makikita natin ang medyo na kumpleto yon eh. Na talagang obviously naman na meron siyang ginawang krimen or kasalanan, no? So nakapagtaka lang sa justice system natin. Okay. So ngayon ay siya paano yan? Gaya ng tricycle. Sino ngayon magbabayad sa damage ng mga kotse at tricycle na na yung side niyang ni Arvin Tan? Okay. Kabayan, kausap nga natin yung family friend ni Arvin Tan. Oh. Handa naman daw sila sagutin lahat ng expenses ng mga nabangga nito ni Arvin Tan. Lalo na, kabayan, ang background na nakuha natin, meron pala itong pag-aari ng mga electronics company. Walong electronics company. Oh. So sinabi nitong family friend dahil... Tanong, anong electronics company yan? Kasi ano eh, may pambayad ng bill tapos maganda yung sasakyan, no? Sasabihan daw nila ang magulang ni Arvin Tan na sagutin lahat ng expenses o ng gastusin doon sa mga nabiktima niya kanina. Naku. Mukhang ano to? Mukhang spoiled brat. Based lang naman sa ano, no? Kasi kwento pa sa magulang eh. So binigyan siya ng business siguro or o kaya family business nila yon. Maraming salamat, Zian Ambrosio. Ayun, thank you, Zian Ambrosio. Next naman sa GMA, para makumpleto natin ang cycle of ano, news, no? Para mabalance din natin. Let's watch. Nauwi sa maaksyong car chase ang paghapon ng mga pulis sa lalaking reklamo ng panggugulo sa isang hotel sa Quezon City. Nadamay pa ang nasa 10 sasakyan. Ang suspect, naaresto na rin pala noong 2017 matapos manggulo sa Manila Police District. Unang balita si Rafi Tima. Okay, si Rafi, anong makita mo? Imagine niyo na lang, no guys, kung positive yan sa COVID, tapos nagsisigaw, nag-aalo, super saiyan dyan, then nahaway mga kapulisan natin, no? So, nakakalungkot lang. Sana hindi siya positive sa ano, no? Sa COVID, pero I think positive yan sa drugs. Ang Tagalog naman pala siya eh.
Aresto! Naghuhumiyaw at nagmamakaawang lalaking yan sa QCPD Station 10 na tanggalan siya ng posas. Inaresto siya dahil sa pangararo ng hindi bababa sa 10 sasakyan. Pero hindi naging madali ang paghuli sa kanya. Nagsimula pa ang magwala ang lalaking kinilalang si Arvin Tan alas 10 na umaga sa isang hotel sa Timog Avenue sa Quezon City. Sinubukan daw kasi niyang manghingi ng 20,000 piso sa manager ng hotel, kaya sinubong siya sa mga pulis. Pero nang aarestuhin, binangga ng suspect ang mga pulis mobile. Dito na nagkaroon ng habulan. Sinubukan daw harangan ng mga pulis ang kotse ng suspect pagdating ng Mabuhay Rotonda, pero hindi ito huminto. But sumisigaw yung nasa ng kotse nito, pero tinamaan ang isa ring pulis. Pagdating sa Espanya, makikita sa CCTV na sinalpok ng lalaki ang isang tricycle. Nagdiridiretso pa rin ang suspect hanggang umabot sa Recto Avenue sa Maynila. Sabi, umabot sa Maynila, sa Recto na, no? Lumabas ang suspect sa kotse at biglang pumasok sa police mobile. Dito na nagkap... So balak pa yung talaga mag-ala, Grand Theft Auto talaga siya. Isipin mo, papasok pa siya dun sa, ano, no? Sa auto ng police. Lumabas ulit ang lalaki at dito na siya dinamba sa likod ng pulis. Yun, no? Tapang, oh. Talagang parang susugurin pa niya yung pulis, eh. Yun, no? Sa presinto, itinanggi ng suspect na tumatakas siya. Imagine na lang natin, no? Kung paano kung mahirap na tao lang yan, no? Ganon din kaya ang magiging galaw ng ating mga pulis. Sana, I hope talaga na ano, yung maximum tolerance i-apply sa lahat ng klase ng tao. Bakit lang ako tatakbo? Natawag lang ako sa kotse ko. Dumating din sa QCPD Station 10 ang ilang nabangga ng may suspect. Nga. Kabilang ang isang babaeng naipit sa habulan sa East Avenue. Makikita sa dashcam video ang pagharang ng mga pulis sa sasakyan at ang paglusot ng suspect sa mga ito. Binabangga niya po ako tapos yung katabi ko din. Medyo epic fail ang pulis dun. Hindi nila nailagay sa gitna ng tama yung ano, yung mobile. Na nasasakyan para po naka... Yun, no? Opo. Binangga niya po out of the way para makalusot po siya. Nasa estasyon din ang tito ng tricycle driver na nabangga ng suspect sa Espanya. Nakita ko po na kay Gasi sa ano, in fairness kay ano, kay tatay, ha? TikTok pa talaga ang kanyang kanyang mask. Ito pa po niya, hindi niya maigalaw. Tapos yung likod niya, masakit daw po. Oo. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang suspect. Disobedience, resisting arrest, damage to property, and multiple damage to property. Baka kasuhan pa rin natin siya ng physical injury. Oo. September 2017. Ito yung ano, throwback nila, no? September 2017. Medyo, may kita mo nang medyo maangas siya dito. Kunan din si Tan na dumulog sa Manila Police District matapos umunong tutukan ng baril. Pero maya-maya, nakita siyang kinukunan ng video ang TNVS driver habang nagbibigay salaysay kaugnay sa kaso noon ng UST student at hazing victim na si Horacio Castillo III. Hinaharas... Based dun pala sa nabasa ko rin dun sa, nung tinipe ko yung pangalan niya, isa rin siyang UST na alumni. Din umano nito ang mga miyembro ng media. Kinumpronta siya ng mga pulis pero di nagpatinag si Tan. Ba't po kayo nagmumura, sir? O ba't yung nangyarangan? Okay, kasi oh, meron po kami witness doon na nagbibideo kayo kanina. Ito na lang po. Burahin niyo po yung video na pinuna niyo sa amin. Lakas ang angas eh, no? Makikita mo, kausap pulis, nagyoyo silang eh, no? Nauwi pa yan sa hilahan. Baba, pulis kami! Baba! Oo, oh, yun, no? Nakatapas siya matapos patakbuhin ang kanyang sasakyan. Talagang malakas ang ano, no? Anting-anting nitong mamang to, no? Sipin mo, sa talambuhay mo, ilang beses kang paulan na ng bala, buhay ka pa rin, no? So, talagang malakas ka sa ano, sa taas. Nahuli siya matapos ang maaksyong operasyon. Bukod sa medical check-up, isa sa ilalim din daw sa COVID-19 test ang suspect para matiyak na hindi ito positibo oras na ikulong siya sa QCPD Station 10. Dumating naman sa QCPD Station 10 ang nagpakilalang girlfriend ng suspect. Uy, girlfriend. So, anong masasabi mo, girlfriend? At mukhang may itsura naman siya. At mukhang sophisticated. Sabing babayaran nila ang nasira ng kasintahan sa hotel. Wala naman siyang nabanggit kung babayaran din nila ang iba pang nabangga ng kasintahan, maging ang mga sugatan. So, kasama niya yung girlfriend niya sa hotel. So, yun lang yung babayaran ng girl. Yung part niya sa hotel. Pero yung dito, ako, no? Di ko lang alam kung talagang grabe pagmamahal na lang ano, no? Kung sasama ka sa ganitong lalaki, no? Talagang grabe na lang o talagang true love siguro masasabi ko sa'yo, ate, kung after this at pati yung malaman mo yung history niya noong 2017, eh makikisama ka pa rin sa lalaking to. Ito ang unang balita. Rafi Tima, buong puso para sa Pilipino. Okay, so ayun, no? Ay, nako. Grabing balita to at hopefully, no? Ang wish ko dito sa kay Mr. Arvin Tan na to, kung meron siyang diferensya sa utak, pa-check up na nila, kaya pag-amot na nila, kung namang kukunwari lang siya nagaganyan, eh, pakulong. At sana mabayaran yung mga nasiraan, yung mga nasirang ari-arian, at yung mga na-injured, na yung police, tsaka yung mama na nasa tricycle, sana maayos sa kanila. At sana hindi, ano,
hindi pamarisan ng pulis ng mga gitong klase ng tao, no? And hopefully, sana lastly na lang na masasabi ko dito, yung maximum tolerance sa mga pulis sana i-apply po natin sa lahat. Hindi porket naka BMW siya eh maximum tolerance na, pero pag pedicab driver o naglalakad lang eh ayun na, nang laban. So that's it for our episode, guys. Ingatan nawa po kayo ng Diyos sa inyong paggawa, and God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Hey, do.